Magandang araw po, kapatid na Willie at ang buong kapatiran. Sa umaga pong ito, ako po ay nagpapasalamat, lalong-lalo na po sa nangyari sa akin last December 9. Nag-suffer po ako ng vertigo sa Ministry Healing Online. Nag-request po ako doon ng prayer kay kapatid na Willie. Ipinanalangin po ako at yun, pero hindi agad-agad ang resulta. So napatunayan ko sa sarili ko talagang tama ang nakasulat sa Biblia na hindi lahat ng pagpapagaling ay may instant na resulta. Gradual po ang nangyari sa akin. So, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, sa araw na ito po, sa ating pagpapasalamat ng buong kapatiran. Binabati ko po kayo mga kapatid, lahat sa buong mundo, na happy pasalamat po. Maraming salamat. Amen.
Magandang gabi po sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay Huwebes ng gabi ng March, ng February 29. March na po kasi bukas. February 29, ang huling araw po sa buwan ng Pebrero sa taong 2024. Bukas po ay March 1. Napakabilis po ng araw talaga, mga ka-Bible study. Tapos na po alos ang dalawang buwan at papasok na po ang pangatlong buwan ng taong 2024. Salamat po sa Panginoong Diyos at patuloy po tayong binibigyan ng mabuting pagkakataon para tayo po'y makapag-aral ng kanyang mga salita. Matuto po tayo ng mga salita ng Diyos. Ang atin pong Bible study ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po Linggo ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Dalawang oras po yung ating Bible study at nagbibigay po tayo ng pagkakataon para po sa mga prayer requests ng ating mga ka-Bible study na may mga sakit, may mga karamdaman. Kung hindi man sila ang may sakit, may karamdaman, yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun po ay ating binibigyan ng pagkakataon sa pangalawang oras po ng ating programa. Bago po tayo matapos, ay nagbibigay tayo ng pagkakataon para sa mga prayer requests. Bibigay labang po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po sakit karamdaman ng tao na kailangan pong maipag-pray para tumanggap ng kagalingan. At ito nga pong ating programang ito, mga ka-Bible study, ay nagiging instrumento ng Diyos para po yung mga may sakit, may mga karamdaman na mga kababayan po natin, mga kapwa-tao natin ay matulungan. Wala naman po tayong sinisingil. Yan po sa ating mga binibigyan ng pagkakataong mga prayer request dito sa ating programa. Hindi ho tayo nagpapabayad kasi ang ating Panginoong Jesucristo po, yun ang kanyang sinabi na ang tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Noong isugo po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad, ang sabi niya, magsipangaral kayo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Mateo Kapitulo 10, ang mga talata po 7 hanggang 8. Hindi po dapat na pababayaran yan. Natatandaan ko po nung minsan meron po tayong pinag-pray. Naramdaman niya, bumuti, guminhawa yung kanyang pakiramdam. Inaabutan po ako ng pera. Binabayaran po yung ginawa nating prayer at talagang ipinipilit po sa akin. Sabi ko hindi po pwede. Bawal po ng Panginoon 'yan. Sige na ikaw, Brother Willie, natulungan mo naman ika ako di. Bumuti na 'yung pakiramdam ko Sabi ko po doon sa tao, sige po, pag tinanggap ko 'yon, mawawalan ho ng visa, ha? Mawawalan ho ng visa 'yung prayer. Babalik po uli 'yung inyong sakit. Ayun, hindi na ho ipinilit ho 'yung binibigay po sa akin, ha. Nung sabihin ko po na sige po, mawawalan ho ng visa 'yung prayer na ginawa ko sa inyo, babalik po uli 'yung inyong sakit pag tinanggap ko 'yan. Ayan po, mga ka-Bible study. Ang gusto po nating maiparating sa lahat po ng nararating ng ating Bible study
ang mga kababayan po natin dito sa Pilipinas, pati na po ang ating mga kababayan sa abroad. Kahit po kayo po ay nasa malalayong mga lugar, kahit po kayo nasa labas pa ng bansang Pilipinas, eh ano po, wala pong problema sa Panginoon yung distansya. Meron naman pong long distance healing, mga ka-Bible study. Ah, hindi naman kailangan na ako po'y personal na makapunta, makarating sa inyong lugar. Ayaw po ay ma-lay hands, mapatungan ng kamay. Eh, iba't iba po kasi ang pamamaraan na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay narito sa lupa. Sa kanyang pagpapagaling, ha? Merong pagkakataon na papatungan niya ng kamay, yung tao na may sakit, personal po iyon. Meron namang pagkakataon na hindi na niya po pinuntahan yung tao na may sakit. Yun nga pong alila noong centurion, yung nasa Mateo Kapitulo 8:5 patuloy, mababasa natin na yung alila ng centurion ay may sakit. E sabi ng ating Panginoong Hesukristo, pupuntahan niya yung bahay ng centurion para yun ngang alila niya na may sakit ay mapagaling. E sabi noong centurion, hindi na kailangan Panginoon na ikaw pumunta pa sa aking bahay. Sabihin mo lang ang salita, gagaling ang aking alila. Amen. O dahil po doon sa pananampalataya noong centurion sa ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang pagkilala sa authority ng ating Panginoong Hesukristo, sabi nung centurion, sabihin mo lang ang salita, gagaling ang aking alila. Ayun po, gumaling nga yung alila noong centurion. Kahit hindi na po pinuntahan pa sa bahay ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung sinasabi natin, mga ka-Bible study, na long distance healing. Na yan naman po yung napatunayan na po natin sa maraming mga pagkakataon. Yun lang napanood po ninyo si Brother Robert Santos. Siya po ay ex-MCGI. Nasa Davao po siya. Davao City. Dito naman po ako sa Bulacan. Dahil nga po doon sa prayer request ni Brother Robert Santos, kahit tayo po'y narito sa Bulacan, tinanggap niya yung kagalingan. Gradual healing po yung ibinabalita sa atin ni Brother Robert, na hindi naman instant healing yung kanyang kagalingang natanggap, kundi gradual. Ang ating Panginoong Hesukristo po kasi, mga ka-Bible study, nagpapagaling instant healing. Nagpapagaling din po siya gradual healing. Dalawang klase po yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus Christ nung siya po ay narito po sa lupa. Kaya nga po yung mga pinag-pray po natin dito sa programa na gumaling instant healing or gradual healing, ang atin pong sinasabi ay magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Gumawa ng short video testimony para itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, para maipamalita ang kabutihang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po kayong maniniwala, mga ka-Bible study, doon sa mga nagsasabi na pagka daw si Jesus Christ ang nagpagaling, instant healing lang, wala daw gradual healing. Mga wala pong alam yun sa Biblia. Mga hindi ho nakakaunawa, hindi nila kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi si Jesus Christ, meron siyang pinagaling instant, pero meron din siyang pinagaling na gradual. Bulag, no? Dalawang beses niyang pinatungan ng kamay. Sa unang patong ng kamay, yung paningin ng bulag, blurred, hindi pa malinaw. Pangalawang patong ng kamay, doon na po naging malinaw yung paningin ng lalaking bulag.
Nasa aklat po yan ni San Marcos, mga ka-Bible study, yung sinasabi ko po na lalaking gulag, dalawang beses pinatungan ng kamay ng Panginoong Jesucristo. Marcos 8:22 hanggang 25. Meron naman pong bulag, instant healing. Si Bartimeo, doong yung nasa Marcos Kapitulo 10. Ang mga talata po ay 51-52. Si Bartimeo, lalaking bulag, gumaling, nagkaroon siya ng paningin. Instant healing po ang nangyari. Nagkakaintindihan po mga ka-Bible study. Sa aklat ni San Marcos, nasulat po yung pagpapagaling na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa dalawang lalaking bulag. Iba ang approach ng ating Panginoong Jesucristo. Iba-iba po yung kanyang pamamaraan. Meron tayong prayer request na ano? Ito ba ay urgent? Sige po, at sinave po natin yung prayer request at mamaya po natin bibigyan ang pagkakataon na. Kung emergency, pwede naman po natin agad na bigyan ng pagkakataon. Pero kung hindi naman po emergency, mamaya po sa ating pangalawang oras, doon po natin bibigyan po ng pagkakataon ng lahat ng mga prayer requests. Yun po yung aking gustong mabigyan ng diin sa lahat ng ating mga ka-Bible study na kasama natin ngayong gabi. Sa Facebook Live po, acknowledge natin yung ating mga ka-Bible study. Merong 14. Sa YouTube Live ay merong 13. Ha? Tama ba itong nakikita ko sa ating monitor? Paki-refresh lang. Sa YouTube Live, meron ng 27. Oh, napako sa ano eh, sa 13 eh. Ayan, nag-30 na. 30 na. Ayan, 30 na sa YouTube Live, Facebook Live by 16. Oh, yun po, mga ka-Bible study. Nga, yung binasa ko po sa aklat ni San Marcos, ang Panginoong Jesucristo, dalawang bulag, pinagaling niya, iba yung approach ng Panginoong Jesucristo. Kay Bartimeo, instant healing. Dito naman po sa binasa natin sa Marcos Kapitulo 8, gradual healing po iyon. Amen! Pwede po bang mag-amen ang mga ka-Bible study natin na nag-a-agree, sumasang-ayon? Ha? Ang Panginoong Jesucristo, hindi natin pwedeng ilalagay sa kahon. Hindi natin pwedeng siya bigyan ng limitasyon na kung siya magpapagaling, dapat instant healing lang at hindi pwedeng gradual. Kaya nga yung mga tumututol sa atin, sabi ko, kanino yung gusto magpasalamat? Itong mga gumaling ng gradual. Ayaw nyong sa Panginoong Jesucristo magpasalamat o kanino magpapasalamat? Kay Satanas. Di sila nakasagot eh. O sige ka ako, kayo ay ang inyong sinasabi instant healing lang pag nagpagaling si Jesus Christ. O kayo baka ako, meron kayong instant healing na maililitaw. Wala namang maililitaw. di ang sumatotal inggit lang. Naiinggit lang, kaya tumututol. Ang pinopromote, instant healing lang pagka raw nagpagaling ang Panginoong Jesucristo. O kaya noong ako'y sumagot, ito ka akong mga nagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo na gradual healing ang tinanggap nila. Mali ba yun? Ayaw niyong magpapasalamat sa Panginoong Jesucristo yung mga tumanggap ng gradual healing. Sino gusto niyong pasalamatan?
At kayo kapo na nagsasabing instant healing, pagka si Jesus Christ ang nagpagaling, kayo ba kako'y may instant healing? Wala namang mailitan. O dito po sa atin, mga ka-Bible study, o meron bang gumaling ng instant? Meron. Meron bang gumaling ng gradual? Meron. O sino po pinapasalamatan? Hindi naman si Brother Willie. Ha? Ang pinapasalamatan, si Jesus Christ. Amen. Ha? Si Jesus Christ naman ang itinataas ang pangalan. O, si Jesus Christ naman ang ibinibida. O, dito po sa programa, sino bida rito? Hindi naman si Brother William bida rito. Eh. Si Jesus Christ. Amen. Meron ba kayong maililitaw na video na ako po rito sa programa, sarili ko ang aking pinopromote dito. Yung mga gumaling, ang itinuturo kong pasalamatan ng Panginoong Jesucristo, ang kredito, kay Jesus Christ, ibinibigay. O kaya yung mga tumututol dyan, magbago na kayo. Ayun ho yung talagang mga inggit. Gusto, makatutol lang. O ngayon, ako po, sinasabihan noong mga fanatics. Ako raw eh, naiinggit lang dahil daw tinututulan ko yung samahan na pinanggalingan ko. Ano ba tinututulan ko? Hindi naman yung pagkatao eh. Hindi naman ang pinupuna ko eh sa personal eh. Ang aking tinututulan yung mga maling turo, yung mga maling aral. Hindi ako namemersonal. Mga ka-Bible study. Ang problema rito sa mga fanatics, hindi kasi sila sanay na sila ang tinututulan eh. Sila ang pinamamalian. Ngayong sila na ang tinututulan at sila ang napapamalian, hindi nila matanggap yun. Kaya ang sabi na lang, naiinggit lang ikayan si Willie Santiago. Alam nyo ba, ika, kaya ganyan yan? Hindi kasi ika nakasama sa abroad dyan eh. Naalala ko yung hate campaign na ginawa sa akin nung araw eh. Kasi nga, nag-abroad si Brad Eli. Ang pinatulog nila, kaya naman ikaw, nag-ingay yan si Willie Santiago. Hindi siya nakasama sa abroad. Naiinggit yan. Yan naman ho, sinagot ko na eh. Yung sinasabi nilang paninira na yan sa akin. Ito po yan, noong nga mag-a-abroad nga si Brad Eli, kasama pong inaasikaso ang aking passport at visa. Kasama po yung inaasikaso. Pero at that time po, mga ka-Bible study, ang aking nanay, ang mami ko po ay labas-pasok sa ospital. Hindi po maayos ang health condition ng aking nanay. Ako lang naman po ang pwedeng mag-asikaso sa kanya at that time. Ako po kasi ang kasakasama ng mother ko eh. Sa akin po siya. Ako ang nag-aalaga sa kanya eh. Tapos at that time, ipapanganak naman po yung aking anak na lalaki, si Limuel. March 29 ang birthday ng aking anak na si Limuel. 18 years old na po siya, mga ka-Bible study. Hindi ko naman nakakalimutan yung mga anak ko kahit sila itinago, kahit sila inilayo sa akin. Si Elaine, hindi ko nakakalimutan yung aking dalawang anak na yon. Si Elaine ang panganay. Itong 2024, na siya. 20 years old. Meron na po akong anak na dalaga. Ito namang si Limuel, 18 sa March 29. O ngayon, yan po yung totoong kwento. Dahil nga ang aking nanay labas-pasok sa ospital dahil may sakit. Tapos ipapanganak naman si Limuel.
Eh ako mismo nagsabi kay Brad Eli na, Brad Eli, huwag nyo na pong gastusan yung aking passport at visa. Sabi ni Brad Eli, bakit? Bakit? Anong problema? Eh kasi po, Brad Eli, ang mother ko po ay labas-pasok sa ospital. Tapos eh, ipapanganak pa po itong aking pangalawang anak. Ha? Si Limuel, lalaki. Ha? Alam ko po, lalaki dahil nasilip na po namin sa ultrasound yun. Eh, eh sige ka, Brother Willie. Ganun ba? Eh, pumayag si Brad Eli na... Kasi valid naman yung aking ano, reason na hindi ko po kayo masasamahan sa abroad. Eh yun, okay naman kay Brad Eli. At may mga pagkakataon nga nung nasa abroad eh, pag gumagawa siya ng paksa, tinatawagan pa ako ni Brad Eli. Pag may talata na ilalagay po doon sa teksto na binalangkas nila sa abroad eh, hindi nila makita yung talata. Ako pa tatawagan eh, para ako po ang maghanap at maibigay yung talata, yung verse na kailangan mailagay doon sa outline eh, makaka-Bible study. Yun po yung totoong kwento dyan. Ha? Hindi yung sinasabi nila na naiinggit lang yung si Willie Santiago kasi hindi siya naisama sa abroad, na dinayi kasi yung kanyang visa. Anong na-deny? Ah, hindi na nga, hindi ko na nga pinaasikaso yung passport, pati yung sabise. Ano sasabing na-deny? Talaga ho, matindi lang ang ano, hate campaign, ang character assassination po na ginawa sa akin yung samahan. Eh, eh kasi, noong nag-abroad si Brad Eli, nakita ko po kung paano nag-suffer ang gawain dito sa Pilipinas. Ah, na-stop po talaga yung ano eh, broadcast sa radyo, telebisyon, tapos yung aralan ng mga manggagawa, lahat po yun ay stop, tigil. Kasi nga nasa abroad si Brad Eli eh. Eh tapos eh yun namang pangalawang leader ay sumama rin sa abroad. Ah, hindi ho nagpaiwan dito eh. O tingnan niyo po si Presidente Bongbong Marcos, si BBM, pag umaalis ng bansa, hindi ba may caretaker? Ha? Si BP Sara? Tama po ba mga ka-Bible study? Ha? Sang-ayon po ba kayo doon sa sinasabi ni Brother Willie? Si Presidente Bongbong Marcos, pag umaalis ng bansa, nag-a-abroad siya, may caretaker si BP Sara. Eh, dito naman po sa mga leader, doon sa iglesyang pinanggalingan ko, nung si Brad Eli mag-abroad, eh, yung VP, ha, yung vice presiding, eh, sumama rin sa abroad. Naloko na. O, doon pa lang na nasukat ko na eh. Ha? Nasukat ko na yung pangalawang leader eh. Wala pala akong tuhod ito. Ha? Kaya bonjing eh. Ha? Walang tuhod. Bonjing pala kako ito. Magpapupugi lang kako sa abroad yan. Eh, na-hurt. Na-hurt eh. Dahil totoo yung aking sinabi. Ha? Yung salitang papugi. Masakit talaga yun. Pagka totoo talaga eh. Ha? Para lang mga politiko. Di ba yung mga politiko na papogi lang ang alam, puro press con lang naman, puro photo ops. Ha? Wala namang maipakitang ano, ginagawa. Yun ang nangyari, mga ka-Bible study. Ha? Hindi nila, ano eh, yung sinabi ko na yun na papogi, wala naman ako ibang pinagsabihan nun eh. Ang napagsabihan ko po eh sa isang kwarto lang 'yun eh doon sa nanay ng aking mga anak kasi ako ay dismayado eh. Kumbaga 'yun eh closed door lang 'yun hindi naman 'yun na sinabi sa iba. Eh kumo po 'yung nanay ng aking mga anak ay super fanatic din ha, ang loyalty eh, nandoon sa mga leader. Kaya naging issue yan.
Hindi lang po kasi ano eh, nakahanda sila sa ganoong mga puna. E mano ba naman kung talagang yung pangalawa eh may ibubuga? E di sana nagpatunay na lang siya na hindi nga siya papogi sa abroad. Tama po ba? Eh kasi dinadahilan dati, kaya daw kailangan nandun din yung vice sa abroad. Kasi si Brad Eli, kailangan ng ano, tour guide. At kailangan din daw ng ano, yung marunong mag-English-English. Hello? Yun ang kanilang mga alibay na hindi ko binibili. marami na po silang ano, ginawang kwento na gusto ko raw na ako ang magtuturo sa aralan ng mga manggagawa. Sabi ko, kailangan ngang may magtuturo sa mga manggagawa. Eh, ang tinuturo kong dapat magturo, yung pangalawa, hindi naman ako. Hello! Ah, yan ang totoo. Hinahanap ko yung pangalawang leader na pinopromote nila ng todo-todo nung mga panahon na yon. Yun ang hinahanapan ko. Sabi ko, ito na panahon na magpatunay itong pangalawang leader. Eh kasi kung ikwento ho yan, eh, kung i-build up, kung i-hype ang kapatiran nung araw pa, eh hinug na raw. Ha? Yan kuya, hinug na raw. Kasi mula pa raw pagkabata, tinuruan na ni Brad Eli. Ah, sa mga pulong ni Brad Eli sa Pampanga, eh yan ang kahati. Edi ako po eh, nung panahon na yun eh, nadinig ko yung mga kwento. Edi iniisip ko, eh siguro magaling din ito. Kasi mula pa pagkabata eh, sinasana ni Brad Eli. Ah, sa mga pulong sa Pampanga, yan daw ang mag-uumpisa. Tapos eh, bata pa lang na maliit, eh tatayo lang daw sa isang upuan, sa isang bangko, ha, para siya makita sa pulpito. Ah, yun na raw ang magpapaksa. Eh, di talaga mahusay. Dahil bata pa lang eh, hinasa na ni Brad Eli sa pulong. O eh, noong kailangan na magpatunay, wala pala. Kumbaga sa ano lang pala yun, sa kwento lang pala na magaling, mahusay. Pero pagka talaga totohanan na, wala palang ibubuga. yan o mga ka-Bible study. At yun namang mga sinabi ko, ngayon naman napapatunayan. Nakikita namang maliwanag. Ah, tatlong taon nang pumanaw si Brad Eli. Meron na bang ipinakita yung inyong ano, bagong leader? Ha? Ang ipinakita niya, yung pagsalungat niya kay Brad Eli. Ha? Diyan lang sa issue sa motorsiklo eh. May nakapag-share po sa akin mga ka-Bible study, circular. Ha? Circular na pirmado nilang magtsuhin na ipinagbabawal sa mga manggagawa ang sumakay sa motorsiklo. Hello! Sinir po sa akin yung circular na pirmado nilang magtsuhe na pinagbabawalan ng mga manggagawa na huwag sasakay sa motorsiklo. O ngayon pong wala na si Brother Eli, mga ka-Bible study, o ano po ang ating nakita, o yung bagong leader, siya ang kapural, siya ang promotor sa pagmumotorsiklo. Nagpapalundag-lundag pa roon sa adventure eh. Paano ka-frequency? Paano magka-frequency? Yung magjuhit. Eh si Brad Eli, ayaw ng motorsiklo. Tapos ito namang bagong leader, eh motorsiklo naman talaga ang hilig. Ay, nako. Ewan ko, sabaga nandyan. Ha? Ewan ko, kung hindi pa makitang maliwanag yan. Ha? Yang, noong kasing buhay si Brad Eli, napagtatakpan pa niya, nako-cover up pa niya, kahit na pabanjing-banjing lang, ha? Puro lang, papetiks-petiks lang yung pangalawa, ha? Pasyal dito, pasyal doon, ang mga ginagawa.
Meron kasing Brad Elipan na siya kino-cover up eh. Kaya nga si Brad Eli, kahit may sakit na, kahit pagod na, tuloy-tuloy pa rin sa Bible exposition, para at least huwag mapansin yung pangalawang leader kung ano-ano man ang mga ginagawa. Nung mawala si Brad Eli, kita na kaagad na wala pala. Ha? Wala pala itong pangalawang leader na masyado nilang hinipe. Masyado, todo-todo ang build-up na ka-frequency. May rason para magpatuloy. The legacy continues. ngayon, meron pong nakiusap sa atin, mga ka-Bible study, na ayaw lang pong ipabanggit ang pangalan. Meron pong sinend sa akin, babasahin ko po, ito po, mga ka-Bible study, sundan nyo po yung pagbabasa. Ito po'y pinadala sa ating Facebook page. Ito po ang nakasulat. Mga kapatid, start po uli tayo. Kukunin ko po sana ay dalawang commitments para sa projects, volleyball at fiesta. Name, volleyball, fiesta. Rudy, 1,000 yung ibibigay ng Rudy para sa volleyball at fiesta. Marlon, 500. Clarita, 1,500. Mayet, 1,000. John, 500. Yung number 6, number 7, wala pang pangalan. Dugtong po tayo. Ito po yung ipinadala po sa ating Facebook page at ito po yung pakiusap noong nagpadala. Hindi naman gawain sa Diyos, pati ba naman itong mga games na hindi para sa pananampalataya, ginagawa nila Brad Willie. Nakakaumay na yung ganitong ginagawa nila. Labag to sa aming pasya, Brad Willie. Pakipaksa po kung naaayon po ba ito sa pananampalataya. Salamat sa Diyos. Ha? Ito po mga ka-Bible study. Ha? Ito po'y nakiusap na huwag nang banggitin ang kanyang pangalan. Itago na lang daw po yung kanyang identity. Ha? Pero sabi niya, kung pwede raw ay mabigyan natin ng pagtalakay yung tungkol sa mga hinihingi para dyan sa projects na volleyball at piyesta. Yung mga miyembro, nililibang na lang sa kasalukuyan . Binibigay na lang ang hilig. Kasi nga, yung bagong leader, hindi naman niya kayang magturo. Yung mga hiwaga na noong araw yan ang inaabangan ng mga miyembro, yung mga pagtuturo ng mga hiwaga. Umami siya kay Brad Roland na hindi siya magpo-focus, hindi siya kakalkal ng mga hiwaga. O kaya ano na lang ang ginagawa nitong bagong leader? Ayan, yung mga miyembro, kung ano na lang yung hilig, binibigay. Kaya lang, pinagkakakitaan pa rin yung mga miyembro doon sa volleyball na project. Ayan, merong may mga sinisingil, 1,000 pesos. Sa piyesta, 1,000. Meron kasi silang sariling piyeste. Meron din silang banda ng musiko, may mga banderitas na rin. Nakita ko, talaga. Kung ano po yung piyesta sa Iglesia Katolika, meron silang sariling version na po ng piyesta. Tapos, meron din silang mga palaro na yung mga sasali, magbibigay. O ngayon, itong nag-message sa atin, sabi niya, hindi naman niyang gawain sa Diyos. Nakakaubay na Brad Willie yung ginagawa nilang ito, labag ito sa aming pasya. Kung pwede, pakipaksa.
kung ito ba'y naaayon. Aba sa pananampalataya. Alam po ninyo, ha, itong nakiusap na ito na bigyan natin ng pagtalakay. Ako'y naaawa talaga eh, sa mga nandyan pa, sa mga dati nating kasama. Kasi, sila po ay talagang captive market. Captive market. Sabi nga ni Brad Roland, captive market yung mga miyembro eh. Lilibangin yung mga miyembro, yung mga namimiss po yung piyesta, yung pamimiesta nung sila yung mga Katoliko, bigay hilig na yung piyesta. Tapos yung mga mahihilig sa mga sports, volleyball, basketball, bigay hilig din. Kaya lang, hindi pwedeng hindi pagkakapirahan yung mga miyembro. Natutupad po yung nakasulat sa Biblia na talagang ang mga miyembro kinakalakal. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ang mga bulaang guro, mga Bible study. Ano po ang ginagawa? Yung mga miyembro ay ipinangangalakal. Sabi po sa ikalawang Pedro 2:3, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Yung mga miyembro talaga ang ipinangangalakal na. Ginagawa ng kalakal ang mga miyembro. Ginagawa ng negosyo. Hello! Mga bula ang guru po ang gumagawa niyan. Mga ka-Bible study. Ang mga miyembro po ay ginagamit para sa kalakal. Hindi lang salita ng Diyos ang kinakalakal, pati na rin ang mga miyembro. Ikalawang Korinto 2:17, kinakalakal ang salita ng Diyos ng mga bulaang guro. Ang dinadahilan para naman sa gawain. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang idadahilan para sa gawain. Tulong sa gawain. Yung mga miyembro, ipinangangalakal, ginagamit na para sa negosyo. Noong negosyanteng mga ngaral. Yun po yung ating nakita, mga ka-Bible study. Noong si Brad Eli, yung mga miyembro, si Brad Eli na mga paninda at ang mga atangkilik ay mga miyembro. Mga miyembro din ng mga bibili ng mga paninda. Naisipan din pong mag-concert, mag-recording, CDs, yung mga miyembro din. O ngayon, ito namang bagong leader, ibinibigay ang hilig ng mga miyembro para mag-stay pa rin sila, para wag silang masyadong mabagot, maburyong, ha? Sige, yung mga namimiss ang piyesta ng Katoliko, meron na tayong sariling piyesta, kainan din, ha? Yun namang mga mahihilig sa sports yan. O sige, ibigay natin yung mga sports, yung mga palaro. Pero kailangan mayroong meron tayong masisingil. alam po ninyo, mga ka-Bible study, maliwanag na yung ginagawa na yan ay para pagkapirahan na lang yung mga miyembro. Para pagkakitaan. Hindi ho dapat na yung mga miyembro, yung mga salapi, yung mga pera, dyan po dyan na gastusin. Kung mayroon pong mga salapi, pera, dapat po, ang gastusan po yung kagaya nung ginawa sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Lucas 8:1-3, dito po dapat gugulin
gastusin yung salapi, yung pera. Basa. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12. Yan po ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo nung nasa lupa siya. Ano po yun? Pangangaral, pagtuturo ng magandang balita sa mga bayan, sa mga nayon, kasama niya ang 12 alagad. Amen. Tapos sa talatang 2, at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Yung pangangaral, pagtuturo ng Panginoong Jesucristo ng magandang balita, meron din po pala yung kalakip na pagpapagaling. Pinagaling ng Panginoong Jesus sa masasamang espiritu yung ilang babae sa kanilang mga karamdaman at sa masasamang espiritu. Si Maria na tinatawag na Magdalena na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. 3. Si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Mga ka-Bible study, kung ating sinundan po yung ating mga binasang mga talata, sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo ng magandang balita, pagtuturo niya ng magandang balita, meron din siya mga pinagaling. Ngayon, yung mga nakaranas ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, ang ginawa nila, sinuportahan nila ang pangangaral, pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. May mga babae po, na mga alagad, sinuportahan ang ating Panginoong Jesucristo. Paanong sinuportahan? Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. O, saan po natin dapat gastusin yung ating mga salapi? Yung ating mga pera. Dapat po, yan ay gastusin para suportahan ang pangangaral ng mabuting balita. Amen! Amen po ba, mga ka-Bible study? Sa ating mga nasa Facebook Live, YouTube Live, 75 sa YouTube Live, Facebook Live po ay 21. Kung kayo po'y sumasampalataya na ang inyong mga pera sa lapi na inyong pinaghirapan, pinagtrabahuhan, sa Diyos galing po iyan. Ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya kayo po'y merong ngayong tinatangkilik na salapi o pera. O saan natin dapat gamitin yung mga salapi, mga pera na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Gamitin natin para suportahan ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. Amen! Yung ating mga salapi pera, gamitin natin para ipangtustos, para ipangsuporta sa pangangaral ng mabuting balita. Pangangaral na may pagpapagaling. Amen! Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang Panginoong Jesucristo nung mangaral, magturo ng mabuting balita, tama yung kanyang mga ipinangaral, mayroong kalakip na pagpapagaling. Amen! Ang mga apostol ganun din, nangaral ng mabuting balita, tama yung kanilang mga ipinangaral, hindi nga matutulan, mapamalian ng mga Pariseo, ng mga eskriba, ng mga Saduceo, yung kanilang pangangaral, meron ding pagpapagaling. Amen! Diyan po tayo dapat sumuporta. Huwag diyan sa pabalibol at piyesta na projects. sayang po yung ating yung ating salapi pagka diyan natin
gugugulin, dyan natin gagastusin. Eh, maliwanag naman na yung ginagawa na lang sa mga miyembro ay ano, para na lang ibigay ang hilig at the same time, eh, para na lang ano, ginagawang gatasan na lang yung mga miyembro. Ha? Ginagawa na lang milking cow. Ha? Yung gagatasan na lang habang meron pang makukuha. Eh, sinasamantala na. Ha? Habang nalilibang pa yung mga miyembro, hindi pa nahihimasmasan. Ha? Hindi pa na papansin yung mga eh hindi ba sa pagkakatipon nila parang ikaw ay nasa game show na lang. Name the tune. Ah, ginaya nila yung palabas nung araw, yung uhulaan yung tune, yung kung anong awit yon. Oh, eh ano eh nililibang na lang eh yung mga miyembro. Misa naman eh, nakita ko parang nagpipinuhenyo na lang. Hello. ganun eh, Bible quiz. Ganun na lang eh, para ang mga miyembro ay ano eh, malibang o bigyan ng jacket. Ano ba ikaw gusto mo? Jacket o t-shirt? ganun eh. Oh, tapos may batian portion pa. Noong kamamatay-matay lang ni Brad Eli, mayroon pang picture taking. O sige ka, picture tayo. O, isama natin si Brad Eli. Hello. Ganun ang nangyari, mga ka-Bible study eh. Nakikita ko na ang kanyang ginagawa na lang eh, libangin yung mga miyembro at habang nililibang, eh pinagkakakitaan. O lalo ngayon, summer na. Ha? Summer. Eh, ano ang asahan natin? Eh, ang ipopromote na po yung camp adventure. Ipopromote na po yung beach resort. Hello! Ha? Diyan na po magpuntahan yung mga miyembro at para ang kikitain. Ayun. Eh, nung buhay si Fratelli, ang idinadahilan eh, ang kikitain ay para sa gawain. Para sa broadcast. Ah, sa radyo, television, eh wala na ho talagang pangangaral. Wala nang broadcast sa radyo, television. Eh para saan na lang po yung ano, yung mga kikitain. Eh di tingnan nyo po, ah, bumibili ho ng mga motorsiklo, ah, yung mga royal family, yung mga miyembro ng royal family, manonood ng concert ni Taylor Swift, ah, yung pamangkin. Ang presyo ng ticket eh, pwede nang bumili ng sasakyan. Hello! Kinakikita eh kung saan, ano eh, kung saan napupunta yung mga binibigay ng mga miyembro eh. Ah, yung mga pinaghirapan ng mga miyembro eh. Ah, nakita nyo po yung pamumuhay ng royal family. Ah, sila po ay nabubuhay sa karangyaan. Ah, nagpapasasa sila. Ah, namumunini sila, namumunini. Sabi ng mami ko, ah, yung salitang namumunini eh, natatandaan ko po 'yun sa salita ng mami ko eh. Ah, yan sila ang mga namumunini. Ah, yung mga pamamasyal po nila sa iba't ibang mga bansa. Oh, tapos eh, yung kanilang mga binablog na mga mamahaling mga bag, mamahaling mga gadgets, hello! Aawa-awa yung mga miyembro, ha? Sa Biblia po, mga ka-Bible study, suportahan po natin, ha? Kung meron tayong dapat suportahan, yung pangangaral ng mabuting balita, ha? Na may mga himala, may mga pagpapagaling. Kagaya po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad. O ngayon, ito bang ginagawa ni Brother Willie? Ha, pangangaral na mabuting balita? Check! O, yun pang pangangaral ng mabuting balita? Meron bang mga himala, may mga pagpapagaling? Check! O, ano ang dapat natin gawin? E di, yung suporta po.
Yun ang ating pwedeng gawin sa ating mga salapi, sa mga pera na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen! Yan lang naman yung paraan para maibalik natin yung para sa Diyos eh. Suportahan natin ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. Diyan po tayo makagagawa na maibalik natin yung para sa Panginoong Diyos. Pero para gastusin mo yung pera, gugulin mo dyan sa volleyball, dyan sa piyesta, wala naman pong kinalaman sa ano yan eh, sa pangangaral ng mabuting balita. Walang kinalaman yan para yung mga tao ay maligtas, maging dapat sa Diyos eh. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo mga ka-Bible study? Nasa Biblia naman kung ano yung dapat nating suportahan eh. Kung saan natin gagamitin yung ating mga salapi, yung mga pera na mga blessing sa atin ng Panginoon. Tayo po mga ka-Bible study, dapat nating maintindihan, tayo po ay binebless ng Panginoon para tayo maging blessing din naman sa kanyang iglesia at sa ibang mga tao. Amen! Amen po ba? Mag-amen naman po yung mga sangayon. Yung blessings na tinanggap natin sa Panginoon, dapat maging blessings naman tayo para sa iglesia ng Panginoon at para sa mga tao po, sa ibang mga tao, makatulong tayo sa mga nangangailangan at para nga po sa kaligtasan din ng mga kaluluwa nitong mga taong ating ano, dapat na maakay sa pagbabalik loob sa Panginoon. Ngayon, time check! Alas 10 na po pala. O tayo po'y mag-break saglit. Sa pamamagitan ng isang short video testimony, pagkatapos po ng short video, ituloy po natin itong ating pagtalakay na ginagawa. Magandang tanghali, Brother Willie, at ganun din sa mga kapatiran kay Kristo sa iba't ibang lugar. Narito po kami para itaas ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Kami po ay nagpapatutuo patungkol sa o nagtetestimony patungkol sa kagalingan po ng aking asawa. Ako po si Brother Danilo Rason na noong mga nakaraang araw ay nagpa-prayer request po ako kay Brother Willie patungkol sa kagalingan ng aking asawa, no, dahil siya po ay nagkaroon ng sakit, no, siya po ay yun nga, sabi ng doktor, meron siyang bukol na nakabara sa kanyang lungs, kaya nahirapan po siyang huminga at ubo ng ubo. Yun. Noon po kasi ay nakikinig ako ng mga programa ni Brother Willie, no, sa kanyang mga pagbabible study at nakita ko yung mga nagpapa-prayer request ay gumagaling. Tapos may mga instant na gumagaling, mayroong mga gradual, no? Kaya nung time na si Mrs. po ay nagkaroon ng sakit, na-accompany nga po siya sa ospital. At yun nga, nung siya po ay pinalabas, nahirapan po siyang huminga, tapos inuubo-ubo. Kaya naisip ko na bagamat meron akong pananampalataya na gagamitin para sa aking asawa na gumaling, no, kahit ang misis ko sa pamagitan ng pananampalataya, ay naisip ko yung si Brother Willie dahil nga nakita ko meron siyang kaloob na magpapagaling na alam ko
na bagamat may faith ako para gumaling, aking misis, sabi ko, mas mabisa na magpa-pray ako kay Father Willie. Kaya sabi ko sa misis ko, mamaya, yung Webes nga po yun, no? Mamaya gabi, magpa-pray request tayo kay Father Willie. Kaya nga nung time na po yun, na gabi po yun eh, nakahiga na si misis, tapos ako yung nakikinig ng programa ni Brother Willie. At nung sa madaling kwento na lang po, natapos yung kanyang pagtuturo, ay yun na, nag-pray na po siya ng mga prayer requests. At nung sabihin niya po na itaas yung mga kamay, eh, ginawa ko po yun. At yun nga, nung time na yun, saktong tinaas ko po yung aking kamay, yun, tumayo po si Mrs. Tas habang nagpe-pray si Brother Willie dun sa aking prayer request ay tinapat ko yung aking kamay sa aking asawa na bagamat malayo po, nakatalikod siya, nakaupo na nagsusuka, tinapat ko. At yun nga, tas nandun yung aming anak na inaalalayan si Mrs. Nagsuka, tapos dun sa kanyang pagsusuka, ay meron pong lumabas na laman. Yun nga, tas yun yung unang lumabas eh, yung kalahati ng laman. Tapos, pangalawang pagsusuka niya, halos magkasunod lang, lumabas uli yung kalahati ng laman. Tapos nung natapos na nga pong ilabas yun at maisuka, nahimasmasan na yung aking misis, nakakahinga na siya. Yun, at hindi na nahirapan sa pag-ubo. At kinabukasan ng umaga, dumating po yung aming isang anak na yun nga, nagka-canvas ng oxygen na maliliit para sa ganon, kung magkano nga yung ganong oxygen na ilalagay sa kanya dahil naghahanap, nahirapan nga yung kanyang nanay na sa paghinga. Kaya nung pumunta ng kinaumagahan ng Biyernes, dahil Webes po ng gabi yun, yun nga, nabanggit na nagka-canvas siya. Ngayon, sabi ko, nakakainga na si mama mo eh. Sabi ko sa kanya. Kaya, ayun, sabi rin ng mama niya, nakakahinga na ako. Hindi na, huwag na mabili na, ng oxygen. Kaya nung time na yun, meron ding uli akong pinag-pray na tatandaan po yung iba pang mga sakit din kasi maraming sakit nga si misis doon sa nangyari sa kanya sa pagsusuka ng dugo. Kaya yun nga, pinag-pray ko, naalala ko rin na pinag-pray ko po uli sa inyo, Brother Willie, itong aking misis na doon sa kanya mga cell, cancer cell, mga sa creatinine, yan po yung mga sa goiter, awa po ng Diyos at sa tulong ng Diyos, yun naman ay gradual na kagalingan. Kaya ngayon, nandito po si Mrs., no, kasama ko na yan, siya rin po ay mag-testimony para maitaas po ang pangalan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Kaya ako po ay nagpapasalamat muna sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesu Kristo at ganun din sa inyo, Brother Willie, at yun nga, at salamat po una sa Diyos. Kaya ito po ang aking may bahay, malakas na po siya. Magandang umaga, Brother Willie, at sa lahat, maraming salamat po talaga una sa Panginoon dahil po sa prayer request na ni-request ni Pastor Dan sa inyo, at yun po yung katugunan na talaga pong tinugon ng Panginoon ang panalangin ninyo. Salamat po, at nananampalataya rin kami sa habang kayo po ay nanalangin, tinanggap po namin ang kagalingan. Kaya salamat po, Brother Willie, dahil ginamit kang instrumento ng ating Panginoon sa aking kagalingan. Una po sa Diyos at sa inyo po, pangalawa. Kaya salamat po muli. Kami po ay laging nakikinig sa inyong programa. Salamat po.
Yun, at yun na po yung testimony. Kaya pagpalain po kayo, Brother Willie, na Panginoon maging ang inyong Bible program at ganoon din yung mga kapatiran kay Kristo sa iba't ibang lugar. Sige po, muli magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli po magandang gabi sa lahat po ng ating mga ka-Bible study. Tayo po'y nasa pangalawang oras na ng ating programa. Magpatuloy po agad tayo dito po sa ating tinatalakay. Ang pangangaral ng mabuting balita na may kalakip na mga himala at pagpapagaling, yan po ang dapat nating gugulan ng ating mga salapi, ng ating mga pera. Amen. Payag po ba ang ating mga ka-Bible study? Ha? Sa Facebook at YouTube. Ha? Meron pong 63 sa YouTube. Ang ina po bago tayo mag-break, nasa 80 yung nasa YouTube. Sa Facebook po, 20. Ha? Payag po ba ang ating mga ka-Bible study na meron tayong mga salapi, meron tayong pera? Ha? Ipang-suporta natin sa pangangaral ng mabuting balita na mayroong mga himala at pagpapagaling. Dito natin gugulin yung mga ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon na mga biyaya, mga blessings. Mga ka-Bible study, ha? Dito tayo mag-invest sa pangangaral ng mabuting balita.
na may mga himala at pagpapagaling. Dito tayo mag ano magbuhos ng suporta, dito tayo mag maglagay ng investment. Kasi po mga ka-Bible study, eh yung mga salapi, pera, kayamanan, dapat alam kasi ng mga meron kung saan gagamitin 'yan. Ah, 'yun nga yung nalulungkot ako eh, ah, pag nakikita ko yung mga video ni Brad Ely na sinasabi niya pag namatay ka, eh madadala mo ba 'yan? Ah, sa langit, eh, kahit nga ika sa impyerno, hindi mo madadala 'yan eh. Sinasabi yun ni Brad Ely. Pagka ikaw namatay ang mayaman, sa kapirasong lupa lang naman siya ililibing. Kahit ika, ekta-ektarya pa ang kanyang lupain, ay kapiraso lang naman yung lupa para siya mailibing. Eh, nandiyan na mga videos ni Brad Ely, pero ano nangyari? Noong siya po'y pumanaw, eh, yung mga sinabi ni Brad Ely, hindi niya ipinamuhay eh. Ah, bilyonaryo po si Brad Ely noong mamatay. Mga ka-Bible study. Yung mga property sa Brazil o yung ekta-ektaryong lupain doon, yung mga apartments, pati yung area 52. Hello. Napakahirap pong i-deny yung Area 52 kasi may mga litrato, may mga videos eh. Yung lahat ng pinundar ni Brad Ely sa Brazil, o nung siya po yung mamatay eh, o, ano po nangyari doon? Pinag-awayan pa eh. Ha? Pinag-awayan pa noong mga naiwan. Hindi inaasahan nung bagong leader na meron palang tagapagbana si Brad Ely sa Brazil, yung private nurse. Oh, yun po yung ano, sinasabi natin na dapat maging maliwanag po sa ating lahat to mga ka-Bible study na yung pera mo nasa bangko, eh pagka ikaw ay namatay, eh wala ka namang madadali. Tama po ba? Ha? Mga anak mo eh, pwede pang pag-away-awayan yung mga naiwan mong mga properties eh. Lalo't hindi mo naiayos. Tama po. Hindi mo na pag-party-party ng maayos. Walang malinaw na kasulatan. Mag-aaway-away pa yung mga anak eh. Oh. Tayo po mga ka-Bible study, kung ating babasahin ng Biblia, ang salita ng Diyos, itinuturo naman eh. Saan po ginamit ng mga unang Kristiyano yung kanilang pera, yung kanilang salapi? Sabi po rito eh, sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mayroong mga sumuporta na mga may pera. Para si Jesus Christ, ang kanyang mga alagad, magawa yung pangangaral ng mabuting balita. Tandaan natin, ang pangangaral ng mabuting balita na ginawa ng Panginoong Jesucristo ng kanyang mga alagad, may kalakip na mga himala at pagpapagaling. Sa panahon natin ito, pagka may mga nangangaral, mali-mali naman yung mga ipinapangaral, tapos eh, wala namang mga himala, pagpapagaling, abe, ano, wag nating susuportahan yung mga yan. Tama po ba? Naintindihan po ba ng ating mga ka-Bible study? Ang susuportahan natin, ang gugugulan po natin ng ating mga salapi, ang ipinapangaral mabuting balita, totoo yung aral, walang mali sa ipinapangaral. Tapos, nandyan po yung mga himala at pagpapagaling ng Diyos. Amen. Dito tayo mag-invest, maging investor po tayo, mga ka-Bible study, sa pangangaral ng mabuting balita. O ngayon, hindi naman po lahat ay ano eh, pwede sa pangangaral.
Tama po ba? Hindi naman lahat ay may kakayahang mangaral, magsalita ng mga salita ng Diyos eh. Meron po talagang mahiyain. Ha? So ngayon, ano ang pwedeng gawin noong mga hindi kayang mangaral ng salita ng Diyos, mahiyain? Ang pwede po, eh, sumuporta. Ha? Meron kang maibibigay, meron kang maipagkakaloob, tulong, pinansyal para sa pangangaral ng mabuting balita. Kasi, eh, hindi naman talaga pwedeng maipangaral ang mabuting balita na hindi gagamitan ng salapi ng pera. Tama po ba? Meron kasi kung nababasa mga umalis na sa grupong pinanggalingan ko, mga dismayado sila. Ang kanilang sinasabi, eh, pera-pera eh kalahat ng iglesia. Eh, kasi nga, nadala sila eh. Doon sa grupo na yun eh. Ang naging konklusyon nila, eh, pera-pera ika. Lahat ng mga iglesia, lahat ng mga pastor, namemera lang yan. Be, huwag namang lahatin, ha? Kasi tayo, eh, hindi naman natin, yun ang ating, ginagawa, eh. Mga ka-Bible study, di ba, nasabi ko nga sa inyo, meron tayong pinag-pray, gumaling, inaabutan ako ng pera. Natuwa, eh, kasi gumaling siya, sabi ko, hindi po pwede, ho, bawal ho yan. Ha? Ang sabi ng Panginoon, ang tinanggap na walang bayad, ibigay na walang bayad. Eh, ipinipilit. Eh, sige ho ako, pag tinanggap ko yan, mawawala ng visa yung prayer. Babalik ako yung sakit ninyo. O hindi na ho pinilit. meron pong ano, hindi naman lahat. Eh, pera-pera. Itong pagsasama-sabang ito, eh, kita po ninyo, meron tayo pinagtulong-tulungan na maipatayo na bahay-sambahan. O, kahit po hindi pa ito tapos, eh, ginamit na natin. O, kasi, ang ating ano rito, yung magkaroon tayo ng sariling lugar, hindi tayo magpalipat-lipat, hindi tayo nangungupahan. Tapos, yun nga, nakita ng kapatiran na mas makakatipid ang samahan pag may naipundar na sariling lugar, sariling lupa, sariling bahay-sambahan, sariling bahay-tanggapan, yung opisina. Ganun po mga ka-Bible study. Kaya hindi pwedeng lalahatin ng lahat ng grupo, lahat ng iglesia, pera-pera. Dahil sila dismayado sa grupo, napatunayan nilang sila nabudol ni Brad L. At yung pumalit na bagong leader eh, mambubudol din. Eh, ayun, nawala na sila ng gana sa relihiyon. Ayaw na raw nilang sumama pa kahit sa anong iglesia. Eh, mga ka-Bible study, basahin nyo Biblia. Ang pangangaral na ginawa ng Panginoong Hesukristo ng kanyang mga apostol, kaya po yun eh, naging matagumpay. Eh, dahil po sa suporta na ginawa ng mga miyembro. Hindi naman lahat kasi ng miyembro eh, kayang mangaral ng salita ng Diyos, magturo ng salita ng Diyos eh. Eh, meron naman silang resources. Ha? Meron silang tinatangkilik na salapi. O, yun ang kanilang ipinangtustos para sa mga nangangaral ng mabuting balita. Sila ang naging mga kumbaga po sa sa fishing industry. Merong mga naging investor. Hello. Mga ka-Bible study, nakakasunod po ba kayo? May mga naging financier. Sa isang fishing industry, yung pangingisda, mga ka-Bible study, hindi naman lahat po ay marunong mangisda. Hindi lahat ay sanay sumakay sa bangka para maglayag sa dagat at mangisda. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie? 80 ang nasa YouTube. Facebook ay 20. Ayan, 100 po
sakto, sa Facebook at YouTube. O, pag-aralan nyo po, mga ka-Bible study, di ba, usapin ngayon yung West Philippine Sea. O, yung ating mga mangingisda, di ba, yun ang kanilang nagiging problema, sila'y pinagbabawalan. O, itong mga mangingisda, kaya sila nakakapangisda, meron kasi silang mga financier. Ah, merong merong bumili ng bangka, may nagpapa renta ng bangka, kaya sila po ay nakakapangisda. Ah, yung financier, yun po ang bumibili ng krudo, ah, para magamit doon sa pangingisda. Tama po ba? Ah, tapos eh pag nakapamili na sila, nakapanghuli na sila ng mga isda, oy, di ba? Yung meron namang kausap na yung mga financier para maibenta yung mga isdang nahuli ng mga mangingisda. Amen po ba? Ayan, kay Sister Marisa Rason, God bless din po sa inyo, ha, kapatid. Magandang gabi. Mayap pabengi po. Naintindihan niyo po ba yung pinupunto ni Brother Willie? Ha? Ganon din po sa sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Inihahalimbawa ko po yung sa fishing industry. Hindi lahat ay malakas ang loob na sasakay sa bangka, maglalakbay sa karagatan. Hindi lahat ay ganon na kahit bumabagyo sa dagat hindi sila nag-aalala. Tama po ba? Ngayon, paano po nakakapangisda ang mga mangingisda? Kasi mayroong mga financier. Meron talagang nagbibitaw ng salapi, ng pera, para itong mga mangingisda, makapanghuli ng isda sa dagat. Makapangisda sila. O ngayon, sa Biblia po, mga ka-Bible study, ang pangangaral ng mabuting balita, ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao, itinulad yan sa pangingisda. Ang mga mangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, o babasahin po natin nung tawagin niya ang kanyang mga apostol. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 4:18-19, ito po ang ating mababasa. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Yung magkapatid na mangingisda, si Simon Pedro at si Andres. Nakita ng ating Panginoong Hesukristo naghahagis ng lambat sa lawa. Ano po ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Tuloy. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Ayan mga ka-Bible study. Sina Pedro at Andres, mangingisda sila. Humuhuri sila ng isda. Literal, material na isda. Tama po ba? Ngayon, sabi ng Panginoong Hesukristo, tinawag niya itong magkapatid, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Yun palang mangangaral, sa Biblia, siya gaya ng mangingisda. Fishers of men sa English. Ang mangangaral, mangingisda, yung mga tao na papangaralan ng mga salita ng Diyos ng mangangaral, yun po yung mga isda. Nagkakaintindihan po? Mag-amen naman po ang ating mga ka-Bible study. Ang mangangaral, kagaya ng mga apostol, mangingisda. Ngayon, ang inuhuli nila nung mga mangingisda, mga tao. Sa Biblia po, yung mga tao, sinisimbolo po sila ng mga isda. Basa,
dito po sa Habakuk sa 1:14. Nang magandang balita Biblia, itinuturing mo ang mga tao na gaya ng mga isda. Amen. Ah, sa Biblia po, yung mga isda, ginagamit po palang simbolo para sa mga tao. O, ano po ang punto dito ni Brother Willie? Sa fishing industry, sa pangingisda na literal, ah, may mga mangingisda pumupunta sa dagat para mangisda, manghuli ng mga isda na literal, isda na material. May gastos doon. Tama po. Ah, may gastos doon. Mayroong mga financier. O yung financier, hindi naman sumasakay sa bangka yun. Ah, nandun lang yun. Naghihintay lang yun ng nung pagdating ng mga mangingisda doon sa mga nahuli nila. O, at may kausap na yung mga financier na mga ano, mga mamimili, mga papakyaw ng kanilang mga nahuling isda. Kahit hindi siya sumakay ng bangka, hindi siya nanghuli ng isda, yung financier nakapag-share. May share siya roon sa sa mga nahuling isda. Tama po ba? Tama po ba, mga ka-Bible study? Ganon din po sa pangangaral ng mabuting balita. Ah, hindi naman lahat ay pwedeng magsalita. Hindi lahat ay pwedeng makapangaral. Ah, kaloob din po kasi yung pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga tao. O ngayon, ano po pwedeng gawin? Ah, halimbawa, kayo po, dito sa Bible studying ito, nakita po ninyo, ang ipinapangaral dito yung mabuting balita. Eh di check. Pasado yun. Ang pangangaral ng mabuting balita, eh may mga himala, pagpapagaling. Gumagaling yung mga nakikinig ng pangangaral ng mabuting balita. O ano ang pwede nating gawin? Eh di suportahan po natin. Ano ang ipagsusuporta natin? Yung mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na mga blessings. Pinagpala tayo ng Panginoon yung negosyo natin, anak buhay natin, yung trabaho natin tayo kumikita ng maganda. Di magbahagi tayo para sa pangangaral ng mabuting balita. Amen. Yung mapapangaralan ng mabuting balita, ang resulta po nun ay kaligtasan. Pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos. Tama po ba? Ano ang ibig sabihin ni Brother Willie? Yung nag-message sa atin na nirereklamo niya na ngayon kinakampanya yung volleyball, yung piyesta. Tapos sinisingil sila. Humihingi yung mga promotor niyang projects volleyball. Piyesta, para libangin sila, libangin. Pero habang nililibang sila, pinagkakapirahan sila. Sayang, sayang lang yung ating mga ibibigay dyan. Sayang lang yung suporta nating ibibigay dyan eh. Ha? Dahil wala namang kinalaman yan para sa kaligtasan. Para yung mga tao maakay na magbalik loob sa Panginoon. Walang kinalaman eh. Sayang. Ha? Mauubos lang kayo dyan. Yung mga, alam ko milyonaryo dati, naging mga pobre na ngayon eh. Naging mga pulubin eh. Bakit? Kasi, nagkamali ng sinuportahan. Nagkakaintindihan po mga ka-Bible study. Pag tayo po, natutunan nating mag-invest. Naging investor tayo sa pangangaral ng mabuting balita. Sa Diyos yan eh. Sa Diyos yung pangangaral ng mabuting balita. Sa Diyos yung mga himala, pagpapagaling. Diyan tayo sumuporta. Ano ang ating maaasahan? Maaasahan naman natin ang suporta ng Diyos. Amen! Mag-iba naman po ang ating mga ka-Bible study.
Kumbagay, nakipag-business partner ka sa Diyos. Walang katalo-talo, walang kalugi-lugi. Amen! Mag-amen naman po yung ating mga ka-Bible study na naiintindihan. Ah, nakipag-partner ka sa Panginoong Diyos eh. Yung kanyang business. Ah, na fishing. Ah, may natutuunan siguro yung ating mga kaibigan na kahit yung mga pastor na nakikinig. Ah, ang business ng Diyos eh, ano eh, yung fishing eh. Ah, yung pangingisda ng mga tao. Ah, diyan ka, ano eh, diyan ka naging investor. Diyan mo dinala, diyan mo ibinigay yung mga galing din naman sa Panginoon. Eh, di iikot lang. Tama po ba? Ah, meron ho kasi mga kumakalat ngayon na dito maganda mag-invest. Ah, may mga sinasabi pa sila na mga yung mga mawawala na ika yung mga pera, papalitan na ika. May sinasabi, dito mo dali ng investment. Ah, yung iba eh, mga negosyante, oh, mag-invest sa lupa. Ayan, bili ng lupa kasi tumataas ika ang value niyan, ang presyo niyan. Alahas, dyan ka mag-invest. Ano po yan, mga ka-Bible study? Wala naman ako sinasabing ano yan eh. Mali yan eh. Kaya lang, eh, ang hangganan po niyan eh, dito lang sa lupa habang ikay nabubuhay. Tama po ba? Mai-enjoy mo lang pagka ikaw eh, buhay pa. Ah, makita mo yung lupang binili mo 10 years ago eh, iba na presyo ngayon. Tama po, yung alahas na nabili mo 10 years ago, iba na presyo ngayon. Mai-enjoy mo habang ikaw ay buhay dito sa ibabaw ng lupa. Pero pag namatay ka na, wala na yun. Tama po ba? Pero dito tayo maging investor. Mga ka-Bible study. Nakakita tayo ng mga ngaral. Kinakasihan ng Diyos. Sinasamahan ng Diyos. Pag nakinig ka ng pangangaral niya, natututo ka. Ah, sabi nga nung kaibigan kong pastor, Brother Willie, eh ano eh, marami kong natutunan sa'yo. Mula ka nung subaybayan ko yung programa mo, eh sa totoo lang talaga, Brother Willie, marami kong natutunan sa'yo. Kaya lang ika ang experience ko, Brother Willie, dahil natuto ko sa'yo. Yung mga pastor, hindi ko ika sila makasundo. Ah, pag ika ako ay naanyayahan na maging guest speaker eh, hindi na ako napapabalik eh. Kasi ika, pag nagsalita na ako, ang ipinangaral ko yung nadinig ko sa'yo, eh matatamaan yung mga pastor. Eh kasi ika, maliwanag naman yung ano eh, nadinig ko sa'yo eh. Halimbawa ika, pinag-usapan na yung ika po. Eh ang sasabihin ko eh, ang ika po, gawin natin kusang loob. Yun ika na eh, yung mga pastor, hindi nagugustuhan yung gano'n na huwag kayong maglalagay ng talata na hindi ko binasa sa programa, ha? Si Kent Ryan Jacinto, ha? Pasensya ka na, ha? Kung ika'y didisiplinahin ko. Kasi, napapasin ko ilang gabi na eh, pasok ng mga verses na hindi ko naman binabasa rito sa programa. Huwag kayong ganyan. Ah, wag ninyong wag kayong mag-show off dito sa programa ko. Nung ko pa sinasabi eh, I appreciate na may naglalagay ng verse, lalo kung English. Pero pag hindi ko binasa, wag niyo ilalagay. Wag niyo ilalagay. Hindi maganda 'yung nakikita ko, ha? Hindi maganda 'yung nakikita ko. Kent Ryan Jacinto. Ah, pagka ikaw eh hindi umayos, hindi ka lumugar, hindi natin papayagan yung mga ganyan, ha? Kasi nagiging habit mo na yung maglagay ng verses na hindi ko binabasa. Dapat eh alam natin yon, ha? Kaya nga yung kinikwento kong pastor eh,
Natutuwa ako kasi ano siya, nakinig sa programa ko at talagang pinag-aralan niya. Pastor na yun, pero hindi nagpapaandar sa programa ko. Hindi nagpapasikat dito. Wala dapat magpapasikat dito sa programang ito. Si Jesus Christ ang dapat na makita rito. Siya ang dapat na bida rito. Ha? Walang pabida. Pasensya na ha? Pagka ako ay hindi pinakinggan. Gusto kong nasa ayos yung mga nandito sa programa. O ngayon, hindi ko naman binasa yung talata, gagamitin. Kung si Brad Ely yung may programa, nako nabitawa na ng salita. Si Brad Ely, ang salitang gagamitin niya, huwag kayong presentado alsado dito. Ayokong gamitin yun, ayokong bitawan yun. Pag binasa ko sa Tagalog, Habakuk 1:14, yun ang ilitaw nyo sa English. Pag binasa ko sa Mateo 4:18-19 sa Tagalog, yun ang ilagay nyo sa English. Pero hindi ko binasa inilalagay ninyo, something is wrong with you. Ngayon, balik na po tayo sa ating pinag-uusapan. Tingnan nyo, dapat tuloy-tuloy na yung ating pagtala kaya napipilitan ako huminto at tawagan ng pansin yung mga pasaway. Next time na meron ulit ganyan, Kent Ryan Jacinto, hindi na kailangang mag-usap pa. naintindihan sana yung ating mensahe. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan, mga ka-Bible study. Kaya ko nagamit yung nahalimbawa yung fishing industry. Kasi, kaya po yan nagiging matagumpay yung fishing industry. Kasi merong mga mangingisda, buo ang loob para sila'y maglayag sa karagatan. Manghuli ng mga isda. Ngayon, meron namang mga nasa likod ng mga mangingisda. Merong mga supporter, may mga investor. Ganon din naman po sa pangangaral ng mabuting balita. Ang mangangaral, mangingisda, sabi ni Jesus Christ. Yung mga tao, sila po ay itinulad sa mga isda. Yung mga papangaralan ng mabuting balita. Ang punto dito ni Brother Willie, maging matalino po tayong investor, mga ka-Bible study. Kung gusto po natin yung ating investment ay pakinabangan natin hanggang sa kabilang buhay, ito po ang dapat nating suportahan. Yung pangangaral ng mabuting balita. Totoo ipinapangaral, mayroong mga himala ng Diyos at mga pagpapagaling ng Diyos. Amen! Pwede po bang mag-amen ang mga nasa Facebook Live, YouTube Live na naintindihan yung punto na yon? Yung kasing mga dati kong kasama na mga milyonaryo, nakita ko na naghirap sila naubos sila. Bakit? Kasi mali yung sinuportahan. Yung kanilang kayamanan ay naubos. Kasi asong matatakaw na mga walang kabusugan. Yung natsyempuhan nila. At ako po hindi naninira. Hindi ko kailangang manira pagka sira na. Tama po ba? Hindi na sinisira yung sira. Nandiyan naman ang ebidensya. Yung mga ari-arian. Sino may-ari? Sabi nila sa iglesia, hindi naman totoong sa iglesia. Pagmamay-ari ng leader. Yung nasa Brazil, nakamatayan ni Brad Ely, o hindi sa iglesia yung properties. Pero, ang mga pinambili ng mga properties sa Brazil, galing sa mga miyembro. Tama po ba? O yung mga ari-arian dito sa Pilipinas, hindi sa iglesia. Pagmamay-ari noong leader na pumalit.
Yung mga kinukolekta nila sa mga miyembro nila, o saan ginagamit? Sa pangangaral ba? Wala nang pangangaral. Walang pangangaral, walang Bible exposition. Stop lahat yun. Pero tuloy ang koleksyon. Naloko na. Yung mga nakukolekta, saan naman ginagamit? Ayun. Nanood ng concert ni Taylor Swift. Yung pamangking buo. Ayun. Yung magkano presyo ng ticket, pwedeng makabili ng sasakyan. Pwedeng makabili ng bahay. Makapagpatayo ng bahay. Ganun ka kamahal yung tickets. Pinambibili ng motorsiklo. Pinambibili ng mga manok na panabong. Noon na nung sinisita na ng mga miyembro, pinagtatanggol ng mga manggagawa. Wala naman ikang ganun, kapatid. Baka naman magtitinula lang. ginagamit sa mga luho noong royal family. Pamamasyal sa iba't ibang bansa. Naging libangan nila yung mga mag-tour-tour. Kasi ang perang ginagastos ay pera ng mga miyembro. Yan ang sinasabi natin na hindi tayo dapat dyan gumugol. Hindi natin dapat suportahan yung ganyan na ang ginagawa ay hindi naman may kinalaman sa kaligtasan para ang mga tao ay maakay sa kaligtasan, ang mga tao ay maakay sa pagbabalik loob sa Diyos. Kung ang programa pong ito, mga ka-Bible study, matagal-tagal na po kayong nanonood, nakikinig, nakita po ninyo, ang pangangaral ng mabuting balita ay nakapattern sa ginawa ng Panginoong Hesukristo ng kanyang mga apostol. Totoo ang ipinapangaral. Si Jesus Christ ang ipinapangaral, ipinapatanggap sa mga tao. Pagka nakinig ka, ikaw ay gumagaling at tumatanggap ng kagalingan ng may sakit. Dito po. Sa ganyang klase ng pangangaral, diyan tayo po magbigay ng ating suporta. Gastusin mo man po, gugulin mo man ang salapi mo, alam mo na may kinapupuntahan. At yung investment mo na yan, papakinabangan mo hanggang sa kabilang buhay. Amen. Amen po ba? Kasi yung mga gawang mabuti na ginagawa natin dito sa lupa, mga ka-Bible study, lahat po yan gagantimpalaan ng Panginoon. Ikalawang Korinto 5:10, mababasa po natin ang nakasulat, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, yung bema o bima, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa, pagmamalasakit, pagtulong, pagsuporta sa pangangaral ng mabuting balita, mga ka-Bible study, yan po ay gagantimpalaan ng ating Panginoong Hesukristo pagharap natin sa kanyang hukuman. Yan po sa hukuman ni Kristo, sa bema o bima, lahat ng haharap dyan naligtas, may kaligtasan. Ang pag-uusapan na lang po dito sa hukuman ni Kristo, yung ating mga rewards o ganting pala. Amen! Amen po, mga ka-Bible study. Naintindihan nyo po ba yan? Ha? O naintindihan nyo po, o alam na po natin, kung saan po tayo mag-i-invest. Kung saan natin gagamitin, gagastusin, gugugulin yung mga salapi, mga pera, mga blessings, pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Maging matalino po sana tayo, mga ka-Bible study. Maging matalino po tayo sa ating
gagawing investment. Kasi mag-invest ka po sa buhay na ito, sa mga bagay na material, hanggang dito lang yan. Ha? Pero pagka ikaw ay nag-invest, ha, naging investor ka sa pangangaral ng mabuting balita ng mga salita ng Diyos, eh, yung investment mo na yon hanggang sa kabilang buhay, yun po ay mai-enjoy po natin. Amen. Sige po, yung ating mga prayer request, bigyan po natin ng pagkakataon. Yung tungkol po sa Santa Cena, itutuloy ko na lang po sa susunod nating Bible study, ha. Yung tanong ni Ramil Cruz, yung Santa Cena, saka yung tungkol sa kung saan ba dapat humarap pagka nananalangin, ha. Next Bible study na lang po natin. Yung Kent Ryan Jacinto, ha. Magbehave ka dahil I'm warning you, pagka hindi ka pa umayos, ang wini-welcome natin sa programa, yung marunong lumugar. Bible study ito, hindi dapat na meron tayong ibang motibo, ibang intensyon pagka tayo ay sumasali sa Bible study. Okay sa akin kung gusto ninyong tumulong, maglitaw ng verses doon sa mga binabasa kong verses. Pero pag hindi ko binasa, foul na maglalagay kayo ng mga verses na hindi naman ginamit, hindi binasa. Kahit sa korte, hindi kayo papayagan ng judge. Sa korte, lahat ng ebidensya na gagamitin, may markings. Yun lang ang papayagan ni judge na gamitin pagka naghihiring na. Pero naisipan lang nung abogado na maglabas ng ebidensya na wala namang markings. Kasi sa husgado, exhibit A, exhibit B, exhibit C, nakasanayan ko na ho yan dahil ako maraming kaso Maraming demand ang ginawa sa akin yung grupong pinanggalingan ko. Kaya alam ko yung proceedings. Alam ko yung mga ginagawa sa korte. Ganun din sa Bible study ito. Huwag kayong maglalagay ng mga talata na gusto nyo lang ilagay para kayo magpahanga, magpasikat. Hindi po pwede yun. Magprograma kayo ng sarili ninyo at bahala kayo doon. Pero wag dito sa aking programa, ha? Not on my watch. Wag sa programa ko na dito kayo magpapaandar. Dahil dito ang itinataas ang Panginoong Hesukristo. Dito ang bida si Jesus Christ. Wag kayong magpapabida-bida rito, ha? Okay. Sige po. I hope yan ay maliwanag sa lahat ng mga nasa Facebook at YouTube. Alan Sarandin, magandang hapon po sa lahat. Papray po sa tatay ko, Romeo Sarandin. Mataas po ang uric acid at creatinine, diabetic at manas. Nasa ospital po ngayon. Sige po, pagpray po natin itong Romeo Sarandin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, mataas na uric acid, mataas na creatinine, diabetes, at pamamanas ng katawan ay inuutusan na umalis kay Romeo Sarandin. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Romeo Sarandin. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next po na prayer request. Yung mga nandyan po sa Facebook at YouTube, ibigay po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po sakit karamdaman noong tao.
Sige po, pakibigay lang po ang pangalan at maging specific po tayo sa ating mga prayer requests. Ito po ay kay sa mga may cancer, ha? Yung mga pinagpe-pray po natin sa programa, breast cancer kay Lani Borbon, blood cancer kay Crystal Kate Sorema, at lung cancer kay Jaime Socorro. Ipag-pray po natin mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, breast cancer, inuutosang umalis kay Lani Borbon. Blood cancer, inuutosang umalis kay Crystal Kate Sorema. Inuutosang umalis kay Jaime Socorro. Sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa kanilang mga katawan. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa kanilang mga katawan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next po na mga prayer requests. Pakibigay lang po yung pangalan ng tao na may sakit. At yung mga pinag-pray po natin dito sa programa, kung pwede po ay makapagbigay kayo ng update. Kumusta po kayo, ha? Kayong mga nagpa-prayer request. Balitaan nyo po kami dito sa programa. Kung kayo po ba ay gumaling, tumanggap ng gradual healing or instant healing mula sa ating Panginoong Jesucristo, gawa lang po tayo ng video ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Matutunan po natin na ipamalita sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, ang kabutihan ng Panginoon. Yan po malulugod sa atin ng Panginoon pagka siya po yung ating ipinamamalita, pagka siya po yung ating itinataas, pagka siya yung ginagawa nating bida. Wag nating gagawing bida ang ating mga sarili. Hindi po malulugod sa atin ng Panginoon pagka ang pinopromote natin ay mga sarili natin. Ako po mga ka-Bible study, yun po ang pinakatandaan ko. Mula nung ako po ay mangaral dito po sa Facebook at YouTube. Tapos naging active tayo sa healing ministry. Yun ang iniwasan ko po na ipromote ang aking sarili. Ang sarili ko ang maging bida. Ha? Wala pong yung ating mga kritiko. Wala silang maililitaw na video na ako ay ang pinromote ko sa sarili ko. Ang ipinangahas ko ay sarili ko. Ang ipinapangahas ko sa programa si Jesus Christ. Buo ang loob ko na siya yung aking ipangahas. May mga sakit, may mga karamdaman yung mga narito sa programa, gagaling sila sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Jesus Christ, siya ang ating greatest physician. Siya po ang ating greatest doctor. Lahat ng sakit, kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit cancer pa yan. Wala pong sakit, karamdaman na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Okay po, yung mga narito po sa Facebook Live, YouTube Live, inaanyayahan ko po na magtaas ng kanang kamay. Meron palang kanina nag-message sa akin, nilalagnat yung kanyang anak. Ipag-pray natin. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, lagnat ay inuutusang umalis sa katawan ni Christine Luis Stangel. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Christine Luis Stangel. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, lahat po ng mga nasa Facebook at YouTube, sumabay pong magtaas ng kanang kamay sa pananampalataya po. Utusan po natin ang mga sakit karamdaman sa ating mga katawan
sa ating mga mahal sa buhay. Kayo na po magsabi kung ano po mga sakit yan, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusan na umali sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng ating mga ka-Bible study na sumabay po sa commanding prayer na ginawa natin, sige po, ha, magsabi lang po kayo, ha, mag-update po kayo. Kung kayo po ay may tinanggap na kagalingan, gradual healing or instant healing, ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Jesucristo. Gawa po tayo ng video testimony, written testimony. Salamat po sa ating mga ka-Bible study. Salamat po sa mga sumusuporta sa programa, sa mga tumutulong para po sa ating chapel construction. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko po kayo na sumama po sa ating closing prayer. Ipagtagubilin po natin ang buong magdabag na ito na tayo po'y magpapahinga at matutulog. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, Ama, salamat po sa buong maghapon na mga pag-iingat, pagliligtas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, salamat din sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala. Salamat po sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin, Ama, na kami po'y sama-samang makapag-aral at matuto kami ng iyong mga banal na salita. Pinasasalamatan ka namin, Ama. Sinasamba namin ng pangalan mo sa Espiritu at katotohanan. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Panginoong Jesus, patuloy mo pong hugasan ng iyong banal na dugo ang lahat ng mga kasalanan, karumihan ng aming mga kaluluwa, ng aming mga katawan, upang maging karapat-dapat kami sa pagsambitla ng iyong banal na pangalan. Holy Spirit, patuloy mo po kaming akayin sa kabanalan at patnubayan mo po kami sa buong katotohanan. Ama, basbasan mo po ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng mabuting balita ngayong gabi. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, pati na ang aming mga kaaway. Amang banal, liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Ipuin mo po ang kanilang mga kalooban. Tulungan mo po na sila'y makaunawa ng iyong mga banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Ama, patawag mo po silang lahat at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng mga sumusuporta at nagmamalasakit sa iyong banal na gawain. Patuloy mo pong ibuhos, Ama, ang iyong masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Gawin mo po kaming pagpapala, Ama, sa iyong iglesia at sa aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo po, Ama, makapagpatuloy, makapagtagumpay ang pangangaral ng mabuting balita. Lakipan mo po ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapagaling upang ang iyong kabutihan, Amang banal, ang iyong pagmamahal ay maranasan ng lahat ng mga nakikinig ng pangangaral ng mabuting balita. Maging daan po ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo sa lalong madaling panahon. Magpadala ka pa, Ama, ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral ng mabuting balita at tumawag ka pa ng mga kapatid na magmamalasakit at magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, sa aming pagtulog sa buong magdamag na ito, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay at kapalaran. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang masarap, mahimbing, mapayapa at ligtas na pagtulog sa bawat isa sa amin.
Hanggang sa araw po ng bukas, patuloy po pong ipagkaloob sa amin ang buhay, lakas at mabuting pagkakataon, makapagpatuloy po kami ng paglilingkod sa iyo. Ama, bigyan mo po ng solusyon ang aming mga kanikanyang problema sa buhay na ito. At Ama, ipagkaloob mo rin po ang iyong masaganang pagpapala sa aming bansa. Bigyan mo po, Ama, ng masaganang buhos ng ulan ang lahat ng mga bukid sa buong bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ibuhos mo po, Ama, ang masaganang ulan sa aming bansa. Para na rin sa marami naming mga kababayan na mga magsasaka. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Ama, sumasampalataya kami ng buong puso. Ang lahat ng aming mga kahiligan, ayun na pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po Diyos Ama, salamat po Diyos Espiritu Santo. Salamat sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Marami pong salamat sa ating mga ka-Bible study hanggang sa susunod po nating mga schedule ng ating Bible study. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Good night. God bless po sa ating lahat.